Shoutout muna tayong mga idol sa lahat ng mga member natin na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa ating mga channel. Shoutout kay Johnny, kay Idol Ilin Ido, Jin Sablawan, Miss Miami Laurel, Lito Bueno, Lin Caligdong Vlog, Merlinda Albis, kay Idol Marvin Maliveran, Matt Vlog, XPG Secret Files, kay Lilibit Tumagi, at sa bago natin ang member, welcome po kay Tita Jin Kiperes at kay Mikuruki. Ang kwento natin na itong mga idol ay ang pagpapatuloy sa kwento ni Badong ang kanyang mga anak na sina Makro at Buhawi. Simulan na po natin ang ating kwento. Ang grupong ito na tinatawag nilang espiya, mayroong sekretong kuta ang mga ito doon sa bayan ng San Nicolas. Organisado ang kanilang mga galaw at may mga impluensya ang mga ito sa mga taong nakatira dito sa bayan. Bukod sa may lahing mga aswang ang mga ito, may mga karunungan din sa panlalason ang kanilang grupo. Ang kanilang pinakakuta ay matatagpuan doon sa bukirin ng Asturias. Galing ang mga ito sa angkan ng tribong tinatawag na Unga-Unga na mayroong malaking galit sa pamilya nitong si Badong. Dahil ilang taon na ang mga nakalipas na patay nila ni Badong, Basil at ng iba pa nilang kasamahan ang pinuno ng mga ito sa isang matinding sagupaan. Mabibilis ngayon ang kanilang kilos habang dala ang mga nawalan ng malay na dalawang mga bata. Agad na nagtungo ang mga ito doon sa kanilang mga sasakyan na nakantabay lamang doon sa gilid ng mga kakahuyan. At pagkatapos, dinala na nila ng tuluyan sina Carlo at Bangis papunta doon sa kanilang kuta na nasa bayan lamang ng San Nicolas. Samantalang ang ilang membro ng mga espiya, bumalik ang mga ito doon sa arena para makibalita sa mga nangyayari doon at para na rin maalerto ang mga ito kung sakaling may mga gustong gagawin ang grupo ni Badong sa oras na malaman ng mga ito ang pagkawala ng kanyang dalawang mga apo. Itong si Buhawi ang unang nakapansin dahil nang bumalik ito doon sa kanilang silid kasama si Manong Udo. Gulat na gulat ang dalawa nang makitang wala doon ang kanyang anak. Wika nito doon sa matanda. Nasaan kaya si Carlo, Manong Udo? Ang paalam niya sa akin ay magpapahinga lamang dito sa silid. Nagtataka din itong si Manong Udo dahil pagkatapos na manalo nitong si Carlo laban kay Gideon, hindi na niya ito nakikita pa. Noong una, ang inaakala lamang nitong si Buhawi na baka nagpapahangin lamang ang kanyang anak, kaya hinayaan na lamang niya ito. Ngunit kalaunan nang hindi pa rin niya iyon makita, agad nang nilibot nitong si Buhawi ang loob at labas ng arena. Ganon din pala ang ginawa ng mga tauhan nila ni Badong. Hinahanap na din ng mga ito ang batang si Bangis dahil magkakaroon sana ng pagpupulong ang mga ito para sa laban ng bata. Ngunit tulad ni Carlo, hindi na rin nila mahagila pa ang batang si Bangis hanggang sa mapunta ang mga ito doon sa likurang bahagi ng arena. Agad na napapansin itong si Buhawi ang kakaibang amoy doon sa paligid. Kahit kasi na nawasak kanina ni Carlo ang mga pinakamabagsik na mga lason, may ilan pa rin ang kumakalat sa paligid. Ngunit hindi na iyon mabagsik. Nagtataka itong si Buhawi kung bakit may mga ganong bagay hanggang sa tumulong na din sa paghanap itong si Manong Udo. Nang matapos na ang paligsahan sa araw na iyon, bukas na gaganapin ang huling laban, nagkagulo na ang pamilya nitong si Badong nang hindi pa nila mahagilap ang mga bata, lalong-lalo na itong si Bangis. Dapat kasi sa hapon na iyon ay magkakaroon pa ng laban itong si Bangis kalaban itong si Kid Mario. Ngunit wala na nga ito. Habang tumulong na sina Makro sa paghanap, may nakita silang isang pulubi ang nandoon. Natandaan iyon ni Makro. Matagal na ang pulubing iyon na naglilibot sa pagmamay-ari nilang arena. Nang makita naman sila nito, agad na lumapit ito sa kanila at sinabi ang kanyang mga nakikita kanina. Dito nagulantang sina Buhawi at Makro sa kanilang narinig. Ngayon,
Mukhang nalalagay sa alanganin ang buhay ng anak nitong si Macro at pati na rin ang anak ng kanyang kapatid. Ngayon, napag-isip-isip din nitong si Buhawi na maaring ang mga naamoy niyang lason doon sa bandang likuran ng arinang ito maaring konektado sa pagkawala ng kanyang anak at pamangkin. Wika nitong si Buhawi doon sa kasamang si Manong Udo. Manong Udo, kailangan na malaman agad ang pangyayaring ito sa kanyang tiyo Basil at sa kanyang ama. Matapos na makapagpasalamat sina Buhawi, agad nang pumasok ang mga ito doon sa loob ng arena. Ngunit pinaalahanan nila ang matandang pulubi na huwag munang lumayo ito sa kanilang mga bantay na nasa paligid ng arena sa mga pagkakataon na iyon. Naalerto na din sa pagkawala ng mga bata at tumulong na din sa paghanap ang mga tauhan nila. Nang tuluyan nang makapasok sina Macro at Buhawi kasama sina Ringo, Amara at Baldo doon sa loob ng arena, agad nang sinabi nitong si Buhawi ang mga dapat nilang gagawin. Napamura ng halos pabulong itong si Macro. Tanging wika na lamang nito. Ang buong akala ko tapos na ang mga demonyong iyon. Magbabayad sila sa akin. Kung mayroong mangyayaring masama sa mga bata, wika nitong si Macro. Kuya Marco, dating gawi, mukhang nakakalimutan na ng mga nilalang na ito kung sino ang kanilang binabangga. Pagkatapos maagap na pumasok ang mga ito doon sa loob ng kwarto, habang itong si Basil nang mapag-alaman niya ang mga bagay na iyon, agad din na ipinalam niya ito doon sa kanyang kapatid na si Badong, kaya pumasok na din itong si Badong doon sa silid kung saan nagpupulong sina Macro. Napuno ng pag-alala sina Lala. Ngunit kampanti lamang itong si Badong. Malaki ang tiwala niya sa kanyang dalawang mga apo. Sa hapon na iyon, dumating na din doon itong si Maya galing doon sa bukirin ng Kalye 13 at nawindang sa kanyang nabalitaan. Mungkahin itong si Macro na bago sila gumawa ng mga pagkilos, kailangan muna na unahin nila ang mga taong nasa loob ng arena. Sa mga pagkakataon na iyon, wala pang nakakalabas ng arenang iyon. Magkakaroon muna ng huling labanan. Iyon ang sinabi nitong si Badong. Dapat sanang maglalaban sina Kid Mario at itong si Bangis. Ngunit sinadya lamang ang mga ito ng grupo ng organisasyon para hindi palalabas ang lahat ng mga taong nanodoon. At magagawa nila ni Buhawi at Macro ang kanilang pagmamatsyag sa mga maaring kalaban nila na nasa loob ng arena. Makalipas ang ilang mga sandali, kumikilos agad ang mga ito na hindi nagpapahalata. Normal lamang ang kanilang mga galaw para hindi maghihinala kung may mga kalaban man ang nasa loob pa rin. Inaabisuhan na din ang lahat ng mga nagbabantay sa labas na walang palalabasin muna sa mga taong nasa loob hanggat hindi nila sinasabi. Doon naman sa likurang bahagi ng arena, pinabantayan na din nila ang labasan na nandoon. Ngayon, magkakasama sina Buhawi, Ringo, Baldo, Ilyas at Maya at kasama din itong si Manong Udo. Lihim na nagmanman ang mga ito doon sa unang palapag ng arena. Nagpakawala na din ng mga usal ang kanilang grupo para agad na makikilala ang mga kalaban na nasa loob. Samantalang doon naman sa ikalawang palapag, nandoon sina Macro, Makil at Amara. Samantalang itong si Badong agad na din napalihim na pinulong ang mga namumuno sa kanyang organisasyon, kabilang na sa mga ito sina Tatamak at Tiger. Kailangan nilang balasahin kung sino ang nasa likod ng lahat ng mga pangyayaring ito. Batid nitong si Badong na hindi mga ordinaryong kalaban ang mga ito. Ilang sandali lamang doon sa unang palapag, dalawa agad sa mga espiyang nandoon ang nasusukol nila ni Buhawi. Nagtangkang tumakas pa nga ang mga ito, ngunit agad na nagawa nila ni Buhawi na mahuli ang mga ito. Agad din na nagpakalat ng mga usal itong si Maya para maharangan agad ang mga balak na pagpakalat ng mga lason ng mga ito kung sakali. Agad na dinala nila ni Baldo at Ringo ang dalawa doon sa isang silid. Ngunit biglang nagkagulo
ang kanilang mga bantay doon sa labas ng arena. Nang biglang matumba ang matanda doon sa gilid ng labasan ng arena doon sa harapan. Kaya agad na pumasok sa isipan ni Buhawi na ang matandang iyon ay maaring ang pulubi na nagsabi sa kanila tungkol sa pagdukot doon sa dalawang mga bata. Kaya mabilis na kumilos ang mga ito at nagtakbuhan papunta doon sa labas. Pagdating nila doon ni Maya at Buhawi, nakita nilang nakahandusay na ang pulubi. Agad na sigaw nitong si Buhawi, "Huwag kayong lumapit sa matandang iyan. Baka madamay pa kayo sa lason na ginawa ng mga kalaban. Ako na ang bahala nito." Agad naman na hinahagilap nitong si Maya ang maaaring kinaroroonan ng may gawa sa panalason doon sa pulubi. Ayon sa wika ng apat na mga bantay na nakakita sa mga pangyayaring iyon, may lumapit doon sa pulubing matanda ng dalawang mga katao. Sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang lumapit itong si Buhawi at kinuha agad ang daladalang buti ng langis. Agad na ipinahid niya iyon sa labi at ilong ng matanda na sa mga pagkakataon na iyon nagsimulang mangingitim na ang buong katawan. Samantalang agad din na wika nitong si Elias, "Maya, sumunod ka agad sa akin. Alam ko na ang kinaroonan ng may gawa sa lahat ng mga ito." Mabilis nang kumilos itong si Elias kasabay ng mga pag-uusal ng mga orasyon ang dalawang espiya. Matapos na patayin sana nila ang matanda, mabilis nang tumalilis sana ang mga ito pabalik doon sa pinangyarihan ng labanan. Ngunit biglang napatigil ang mga ito nang maramdaman na mayroong kamay ang nakahawak sa isa sa kanila. Napakahigpit ng pagkakapit noon na hindi nila kayang makawala. Binulungan din agad ito ni Elias at nagbabanggit ng tatlong banyagang salita. Pagkatapos agad na parang naninigas ang katawan nito at takang-taka ang espiya. Napadilat na lamang ang mga mata nito, pati ang isang kasama nito na narinig ang pag-uusal nitong si Elias, agad din na hindi iyon nakakilos. Muling wika nitong si Elias sa mga ito, "Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong ito kay Ginoong Padong. Pagbayaran niyo ito ng inyong buhay." Pagkatapos may pinisil lamang itong si Elias sa liig ng mga ito at agad na napaigik ang dalawa at nawalan ng malay. Ang wika nitong si Elias kay Maya, "Dalhin natin ang mga itong Maya doon sa pinagdalahan nila ni Ringo doon sa naunang dalawang nahuli natin. Ako na ang bahala para magsabi ang mga ito sa katotohanan kung saan nila dinala ang dalawang mga bata." Gigil na gigil din itong si Maya sa dalawa, kaya nakakatikim din ang dalawang espiya ng mga pagsapak ni Maya nang magising ang mga ito doon sa loob ng silid. Mantakin mong nasasabik itong si Maya na manood ng laban ng kanyang anak na si Carlo at ito pa ang kanyang naabutan. Lumipas ang ilang mga sandali, dalawa pa ang nahuli nila ni Macro doon sa ikalawang palapag ng arena at dinala din agad ang mga ito doon sa silid. Nang mapagtanto nilang wala nang natitira pang mga kalaban doon sa loob, agad nang nagsasalita itong si Badong doon sa gitna ng luna at humihingi ng paumanhin. Ayon nito, bukas na nila ipagpatuloy ang labanan. Dismayado man ang karamihan, ngunit lumabas na din ang lahat ng mga taong nanonood. At nasasabik na lamang ang mga ito sa laban kinabukasan, nang tumahimik na ang buong arena. Agad na binabantayan iyon ng mga tauhan ni Badong at nagdagdag pa ang mga ito ng mga bantay, samantalang doon sa loob ng silid kung saan naroroon ang anim na mga espiya na nahuli nila. Pinagtatanong na ito ni Badong na sa mga pagkakataon na iyon nakakaramdam na ng sobrang galit. Ngunit makalipas ang ilang mga minuto na pagtatanong nitong si Badong sa mga ito, nagmamatigas pa rin ang anim at ayaw talagang magsalita ng mga ito. Kaya nang mainis na itong si Badong ng sobra, agad na dinaklot niya ang ulo ng isa at walang sabi-sabing iniuntog niya ito doon sa pader ng makailang ulit. Kita nang natitirang limang mga kalaban na nagsitalsika na ang mga dugo galing doon sa nabasag na bungo ng isa nilang kasama
nakakaramdam na ang mga ito ng pagkatakot. Wika nitong si Badong doon sa lima. Ngayon, magtatanong uli ako sa inyo. Bawat pagtanggi ninyong magsalita tungkol sa kinaroroonan ngayon ng aking mga apo, matutulad kayo sa isang ito. Sabay turo ni Badong doon sa isa na nakalaylay na ang ulo at wala ng buhay. Nang tanungin ni Badong ang isa, umiiling-iling na naman ito. At ayon pa nito na wala silang alam kung nasaan na ang dalawang mga bata. Ngunit kakatapos pa lamang sa pagsasalita ng espiya, biglang rumaragasan na naman ang suntok nitong si Badong na tumama sa muka. Agad na napangasab ito at lumaylay agad ang ulo. Nawalan agad ito ng malay sa isang suntok lamang na iyon ni Badong. Basag ang muka nito at may mga tumutulong dugo galing sa ilong at bibig ng kalaban. Muling wika naman nitong si Badong habang hawak ang buhok ng isa. Ikaw, alam mo na ba ang pinagtataguan ninyo sa aking mga apo? Ngunit makalipas ang ilang mga segundo, nanatiling nakatitig lamang ito kay Badong at hindi nagsasalita. Kaya wika nitong si Badong. Ayaw mong magsalita. Hindi na kita kailangan. At isang malutong na suntok na naman ang pinakawalan nito na pinatama nitong si Badong sa liig ng kalaban. Agad itong napabulwak ng dugo at rinig pa ng mga kasamahan ni Badong doon sa loob ng silid na iyon, lalong-lalo na ang mga kasamahan ng espiyang iyon ang paglagutok sa mga buto nito sa liig na parang may mga napinsalang buto. Pagkatapos, lumapit na naman itong si Badong doon sa natitira. At dito na nagsasalita ang mga ito. Sinabi na nila ang kanilang kuta dito sa bayan ng San Nicolas at pati na rin ang kanilang pinanggagalingan na tribo na unga-unga. Kaya napaisip itong si Badong. Sa dami pa naman ng kanilang nakabangga na mga masasamang tao, nakakalimutan na niya ang karamihan sa mga ito. Agad naman na lumapit kay Badong ang matandang si Tatamak na sa mga pagkakataon na iyon, sumama kay Badong doon sa loob ng silid. Wika nitong si Tatamak. Natatandaan ko na ang tribong iyan, Badong. Ilang taon na ang mga nakalipas, nakakalaban natin ang mga ito. Kabilang ang kanilang tribo sa mga kinatatakutang tulisan sa kabundukan ng Asturias. May lahing mga aswang ang mga ito at malakas din ang karunungan sa mga panlalason. Napatay natin ang kanilang pinuno at nadakip ang karamihan sa membro ng mga ito. Maaaring kasabwat ang mga ito doon sa isa pang grupo na nagtatangka din na patayin kayo at pumasok sa loob ng pamamahay ninyo. Ngayon, na alam na natin kung sino-sino ang mga ito at kung saan ang kanilang mga lungga, kailangan na natin na kumilos at makaisip ng madali ang paraan. Mahalaga ang bawat pagpatak ng oras sa dalawang mga apo mo, Badong, na sina Carlo at Bangs.